Hi mga kamisis! Tara po, samahan niyo akong magluto. Ayan po, maglagay po tayo ng mantika. Isunod po natin ng bawang. Nagtira nga po pala ako ng kaunting bawang para sa ating sauce mamaya. Ayan. Kapag nag-light brown na ang bawang, isabay na natin ilagay ang sibuyas. Lalahatin na po natin ang lahat ng sibuyas. Iyon. Fork natin, yun yung pinakasahog natin. Iyon. So, parang lanta na. Ilagay na natin. Haluin lang natin. Para mag-combine yung lahat ng flavor. Sa baboy. Ayan, tingnan po natin yan ng malapitan. In-square ko lang po yung pinaka pork para mas madaling kainin at niliit-liitan ko po. Ayan. Ayan, nagmamantika na po siya. So, susunod po nating ilagay dyan ay ayan, chicken broth or pork broth or nor cubes na tinatawag natin. Ayan, ilagay na po natin. Ang bango-bango niya, guys. So, ayan, pwede na rin tayo maglagay ng fish sauce or yung patis na tinatawag natin. Maglagay lang po tayo ng 2 kutsara or 2 tablespoon. Ayan. Hanggang sa mag-combine na yung lahat-lahat. So, i-next na rin natin itong ating kamote, sweet potato. Ayan. Ganda-ganda niyang tignan, di ba? Tsaka pwede na rin itong parang pwedeng kainin ito ng hilaw. Kasi matamis talaga yung mga kamote nila dito. Sobrang mahal niyan dito ng kamote. Alam niyo, clue lang ha. Napakamahal pala ng mga kamote dito sa ibang bansa. Samantalang sa atin, mabibili mo lang or pwede ka magtanim sa atin ng ganyan lang. Dito sobrang mahal ng kamote o yung sweet potato ang tinatawag. Yan, halu-haluin lang din natin ulit. I-next din natin yung water. Magdagdag tayo ng water ng kaunti lang. Tapos takpan natin. Tingnan natin siyang kumulo, guys. Ayan na, kumulo na siya. Uy, nalaglag.
i-marinate lang din natin siya. Pag hindi pa masyadong luto ang kamote, maari natin takpan ulit. So, ikimbay na natin yung carrots. Ayan. Guys, napapansin nyo na may mga konti-konti na rin talaga siyang tubig. Yun po yung nagtutubig sa mga gulay din natin. Nakukuha rin yan sa mga gulay. So, matubig kasi yung gulay. So, ayan. Lagyan natin lahat yung cabbage. Cabbage na po yung susunod. Ayan po. Sobrang sarap ng ang amoy niya. Parang pwedeng-pwede na rin talagang ulamin. Lagyan po natin ng paminta, syempre, asin. Ayan, haluin lang po natin sila ulit para mag-combine yung lahat ng panglasa. At syempre, may magic syrup tayo, hindi mawawala sa akin. Ayan. Haluin din lang natin. And after that, iset aside natin yan maya-maya. At ang gagawin naman natin ngayon ay ang pinakalumpiang wrap niya. Maganda ako ng dalawang itlog. Babatiin lang natin. Ayan. Ayan guys, pakabati nyo. Ayan. Pagka ganyan na po yung texture niya, pwede na po natin lagyan siya ng unti-unti ng 1 cup na tubig. Ayan. Ayan. 1 cup na flour. Ayan. Luin lang po natin siya. Unti-unti lang po natin lagyan ng harina siya. Kasi baka magbuo-buo eh. Ayan. Unti-unti lang po yung paglagay ng harina para ingat sa pagbuo-buo. Alam niyo na, wala tayong mixer. Ayan. Pwedeng-pwede naman yan kahit yung tinidor. Pakahalo lang natin siya guys ha, para hindi siya magbuo-buo. Ayan, nagbabubble siya. It means nahahalo talaga siya ng mabuti. Ayan, pakahalo natin. Kailangan kasing madissolve lahat yung mga harina na nalagay natin, syempre. Kapag nakukulangan pa kayo sa harina, pwede naman nyo pong dagdagan pa ito or nakukulangan din kayo sa tubig. Tansya-tansya lang kasi rin yung pagluluto rin sa akin. Ayan. Ayan, ninalo-halo lang natin ng mabuti para hindi siya magbuo-buo. Ayan. Medyo mahirap din pagka tinidor talaga ang gamit mo. Pero talagang tiyaga lang sa paghalo. Ayan, makukuha mo naman yung tamang texture ng dapat mo makuha eh. Ayan. So, mami, maglalagay tayo ng mantika sa pan. Dapat non-stick po yung gamit nyo, guys, ha. Pasensya na po sa kawali namin, ha, sa aming
sa aming electric. Para hindi naman masyadong maraming mantika naman sa ating lumpia. Nilagyan ako ng tissue. Tapos, ayan. Ilalagay na ako ngayon ng ito. Ng 1/3 na scoop sa ganyang kalaking lalagyanan. Ayan. Ayan guys, nakikita nyo paano tayo makakapagluto ng ganyan. Sobrang dali lang guys. Biruin nyo, makakapagluto ka na ng lumpiang sariwa sa ganyan lang. Harina. Harina lang yan, tsaka tubig, tsaka itlog. Tatlong ingredients lang yan, guys. Yung iba, talagang gumagamit ng fresh milk, pero ako, tubig lang po talaga. Ayan, diba? Yan yung una nating testing. Mukha na siyang pangbalot talaga, guys, diba? Oh. So, paano makikita kung naluto na siya? Ano lang, basta pagkan, ayan, natutuklap-tuklap na siya, guys. Ito yung ready na. Ready na siya. Luto na siya. Kapag natutuklap na siya ng buo, is ito yung time na pwede mo na siyang hanguin. Ayan, nabubuo-buo na siya guys. Diba? Diba? Ayan. Unti-unti lang para hindi naman masira. Ayan, pinakita ko lang sa inyo. Ito yung second batch. Lagyan ko ulit ng mantika. Kailangan kasi talaga na spread dyan. Ayan, maglalagay tayo ulit ng 1/3 na pang scoop natin. Ayan. Oops! Ito lang guys, medyo nagkaroon ako ng excess na mantika. Huwag masyadong marami guys ang mantika kasi parang magkakaganon siya. Oh. Yan yung na-failed ko na isa. Ayan. Pero ayan oh, guys, oh, makikita mo, luto na. Basta ayan guys, ulit-ulitin lang natin yung process. Hanggang sa maluto natin lahat yung ating mixture. Eto naman guys, lutuin naman natin ang sauce niya. So, magpapakulo lang tayo ng tubig. Ayan naman guys, magluluto na tayo ng sauce niya. Lagay natin ng brown sugar. Idissolve lang natin yung brown sugar sa mainit na tubig. Pag na-dissolve na lahat yan, pwede na natin ilagay ang toyo. Ang toyo kasi isa na rin sa nagpapakabigay ng flavor tsaka kulay sa ating sauce. Sunod natin ang toyo nga guys. Ayan. Depende sa'yo. Ako kasi dalawang kutsara muna ang nilagay ko.
depende, o tatlo ang nilagay ko, tatlo na, para maging malasa or parang may kulay-kulay na. Kapag nakukulangan ka pa sa kulay niya na brown or something, magdagdag ka lang din ng kulit ng toyo. Ayan, unti-unti ko na rin lalagay ang cornstarch. Dinisolve ko nga pala ang cornstarch sa tubig, sa regular na tubig. Malamig na tubig or basta regular tubig. Hindi siya warm, hindi siya mainit. As in regular lang, para ma-dissolve lang yung pinaka cornstarch. Kasi pag dinirect natin sa heat yung cornstarch ng powder pa, may possible na magbuo-buo ito. So, ayan. Haluin lang natin siya. Haluin lang ng haluin para sa tamang panahon. Makita natin kung ano yung texture na gusto natin. Tapos magdagdag lang tayo ulit kung hindi pa tayo nasa-satisfy sa pinaka-texture na gusto natin. Mahalaga kasi halu-haluin daw talaga kasi para hindi magbuo-buo ito habang nasa heat. Ayan, ilagay na rin din natin yung habang pinapakuluan natin yung itong sauce natin. Ilagay na natin yung excess na bawang kanina. Yung iba kasi guys, alam nyo, hindi naglalagay sila ng bawang. Gusto nila yung pure lang talaga na ganyan sauce. Pero ako, ilalagay ko na para maluto na yung bawang. Kasi yung iba, hindi kumakain ng hilaw na bawang sa lumpiang sariwa. So ako, para talagang sa mga gustong ang sauce ay nasa yung bawang ay nasa sauce na, ayan, inilagay ko talaga dyan. Pang dagdag flavoring na din. Ayan guys, parang hindi ko pa nakikita yung texture talaga. So, maya-maya, pag hindi pa talaga siya... Ayan. Medyo ayan. Nakuha ko na yung gusto kong texture. Haluin lang natin ng haluin guys para hindi magbuo-buo siya hanggang sa makuha na natin yung tamang texture sa sauce natin. After that, ayan na guys, magra-wrap na tayo. Ayan. Pinatining ko nga pala yung sauce ng ating gulay para naman walang sabaw-sabaw pa na mailalagay sa ating lumpiang sariwa. So ayan, lagay lang po natin yung kaunti or 2 tablespoons. O depende sa'yo kung gano'ng kadami yung gusto mong ilagay sa isang pangbalot. So ako ayan, 2 kutsara o 3 kutsara yung nilagay ko. Ayan, ang ganda niya guys, di ba? Yan, i-wrap mo lang siya sa kaliwa, tapos kanan, sara, bukas, sara. Ayan. Uy guys, naghugas po ako dito ah. Ayan. Tabi po natin yung isa. Next one naman po ay, ang dali lang niya guys, di ba? Ayan.
Ang sarap niyang tingnan, guys. Ayan, guys, oh. Actually, tatlong ingredients or apat na ingredients lang po yung nailagay ko sa gulay ko kasi limited lang po talaga yung sangkap niya na nandito sa Czech Republic. So, ang hirap niya talagang lagyan ng flavor. Yun nga, isa pa nga, nakalimutan ko yung lettuce. So, it's okay lang naman kahit wala namang lettuce. Optional lang naman yun. Pero, mas maganda nga daw na may lettuce pang pabuhay ng kulay. So, ayan. Okay lang yan. Basta ang mahalaga ay yung ka-taste din ng lumpiang sariwa natin, diba guys? Ayan, diba? Ang ganda. So, magkukuha lang ako ng aking pang-testing or pang-taste. Ayan guys. Kuha tayo ng sauce. Sarap, guys. Perfect talaga yung paggawa ko ng sauce. Yan. First try ko dito sa Czech Republic na gumawa ng lumpiang sariwa, guys. Kasi talagang wala akong makitang ingredients. Naisip ko, okay lang yan kahit cabbage. Saka ano, mahalaga merong lumpiang sariwa tayo dyan. Ayan, maglalagay din tayo ng crushed mani. Ayan guys. So, lalagyan ko din siya ng bawang. Gusto ko kasi yung mabawang eh. Sobrang sarap kasi ng bawang sa pagkain kahit saan, di ba? Ayan, yung natira ko rin kanina. Ayan. Lagay natin yung iba ko. Sarap. Di ba? Ayan guys. Kita niyo yung pag-plating natin. Plating pa lang, di ba? Kabog na. Ayan, ang sarap, guys. Oh. Ayan na. Tikimian time! Ayan na po ang ating lumpiang sariwa. Ang sarap, guys. Tingnan ko pa ang sarap. Ang sarap, guys, nito. Promise, gawin niyo din. Kahit walang singkamas, okay lang. Kahit wala yung other na ugulay sa lumpiang Shanghai, basta importante yung kasing lasa niya lang. Ayan kasi guys, doon na mo. Oh. Kasi yung kung iba, sabihin nila ma-ingredients. Pero eto, tatlong ingredients lang to, tatlong gulay lang guys. Eto, sobrang lasang-lasa na talaga niya yung lumpiang sariwa sa Pilipinas. First try ko lang dito yan guys sa ating bansa dito sa Czech Republic. Sobrang sarap guys. Sarap. I-try nyo din guys. Hindi kayo manghihinayang sa perang ginastos nyo. At napakasarap talaga guys ng lumpiang sariwa. Mura lang yung magiging cost nyo dito. Kapag na masteral niyo na yung paggawa nito, promise madali na lang sa inyo to. Ang sarap guys, sobra. Perfect talaga lahat yung combination niya. Mas masarap yung mas mabawang, mas mamani, mas maraming sauce, napakasarap. Ayan guys, oh. Napaka-flavoring ng color niya. Tatlong ingredients lang pero sobrang sarap talaga guys, kaya gawin nyo na to. Hindi kayo magsisisi sa pagod nyo sa sabi nila nahihirapan silang gumawa ng lumpiang sariwa kasi madaming cheche boreche pero ano, sa last naman talaga ay napakasarap, promise. Ayan guys, so, diba ang sarap. Sarap guys. Ayun na po tayo sa mga shout out. Big shout out po sa aking mga kapatid dyan, si Namra TV. Hello Kuya Namra.
in-next po natin sa atin ay si Evalinda Makapagal. Yan po, sa Canada po siya, yung vlogger po sa Canada, kapatid ko po siya. MDS De Los Santos Vlogs. At ang aking asawa na si Pamilya Torres, pakisubaybayan niyo po siya, isubscribe na lang po natin siya guys. Tulungan po natin ng aking pamilya para umangat-angat naman. So, ayan po guys, maraming salamat po. Magpapaalam na po ako. Maraming salamat po. See you sa next kong video. Maraming salamat po talaga at sa pagtangkilik na aking mga video kahit alam niyo na. Bye!